Breaking news mga kabayan, isang top commander ng Iranian military patay sa pag-atake ng Israel. Planong paghihiganti ng State of Israel sa isinagawang ballistic missile attack ng Iran noong October 1 nakahanda na. Samantala, matindi ang naging banta ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Iranian government at sinabing pagsisisihan daw nito ang kanilang kapangahasan. Sisiguruhin daw ng Israel na magiging mapanganib at isang sorpresa para sa Iran ang kanilang isasagawang paghihiganti na maaari daw maganap anumang oras. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Nagsagawa ng targeted airstrike ang Israel Defense Forces o IDF malapit sa Iranian Embassy sa Damascus, Syria nito lamang October 9. Base sa report ng Syrian state media, pinaniniwala ang isa sa napatay sa mga pag-ataking ito ng Israel, si Mohammad Reza Falazadeh, na tumatayong deputy commander ng Iran Quds Force. Naganap nga ang nasabing airstrike sa Golan Heights sa bahagi ng Mezza District na ikinasawi ng 7 katao habang 16 naman ang nasugatan. Ayon sa report, target ng airstrike ang isang gusali na ginagamit ng IRGC commanders at ng Hezbollah forces para sa kanilang mga meetings. Tuloy-tuloy nga ang nagiging pag-atake ng Israel sa mga Iranian-linked target sa Syria sa mga nakalipas na mga araw. Sa pagkakataong ito, ang primary goal ng IDF ay ang itumba naman si Falazadeh na isa sa pinaka-importanteng opisyal para sa IRGC Quds Force. Isa pang ang Iranian military commander ang hindi na rin matagpuan sa loob ng ilang araw matapos nga mga isinasagawang airstrike ng Israel sa Damascus, Syria. Ito nga ay si Ismail Kaani na siya namang namamahala sa overseas military operation ng Iran, partikular na sa bansang Syria. May usap-usapan na rin na isa si Kaani sa napas lang ng Israeli forces kamakailan lamang. Sa inilabas naman na ulat ng Tehran Times, agad na pinabulaanan ng IRGC Quds Force ang balita hinggil nga sa pagkasawi ng dalawa sa kanilang mga top commander na nakabase sa Syria. Iginiit ng Iranian military na false report lamang ito at isa na naman daw malaking propaganda ng Israel para pagtakpan ang kapalpakan nito na mapigilan ang Operation Truthful Promise 2 ng Iran noong October 1 kung saan hindi nga bababa sa 200 ballistic missiles ang pinalipad nila patungo sa bansang Israel. Hindi naman nakapagpigil si Israeli Defense Minister Yoav Gallant at muling binigyang diin na sisiguruhin ng Israel na magiging mapanganib at masusurpresa ang bansang Iran sa gagawin nilang retaliation. Naging palpak di umano ang pag-atake ng Iran, gayunpaman lintik lamang ang walang ganti dahil sisiguruhin daw ng Israel ang pagkawasak ng kanilang kalaban. Dagdag pa nga ni Gallant, matutulad lamang sa Gaza o sa Lebanon ang pagkawasak ng bansang Iran. Whoever attacks us will be hurt and will pay a price. Our attack will be deadly, precise, and above all, surprising. They will not understand what happened and how it happened. They will see the results. Kaugnay nito, nagkaroon pa nga ng mahabang pag-uusap sa telepono sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at US President Joe Biden. Kabilang nga din sa usapan si US Vice President Kamala Harris at dito nga ay napag-usapan nila ang mga plano para sa nalalapit na pag-atake ng Israel sa bansang Iran. Matapos nga ang naging pag-atake ng Iran sa Israel, umugong agad ang usap-usapan na posibleng tatargetin ng Israeli forces ang mga nuclear facilities ng Iran. Ang nuclear program ng bansang ito ay matatagpuan sa iba't ibang mga lokasyon sa kanilang bansa. Ilan sa mga ito ay sinasabing nasa listahan na ng mga posibleng atakihin ng Israel sa pag-retaliate nito sa hinaharap. Isa sa main nuclear site ng Iran ay ang Natanz na matatagpuan sa Qom City sa southern Tehran. Ito nga ay tinuturing na pinakapusod ng Iran's enrichment program.
Dito rin matatagpuan ang dalawa sa mga uranium enrichment plant ng kanilang bansa. Ang Fordo Nuclear Site naman ay matatagpuan sa kabilang bahagi ng Qom City kung saan ang enrichment site ay nakabaon sa kabundukan, kaya protektado ang nuclear site na ito sa mga potensyal na pag-atake. Ang pasilidad na ito ay nagtataglay ng advanced IR-6 machine na kayang gumawa ng hanggang 60% enriched uranium. Ang Isfahan Nuclear Site naman ay matatagpuan sa Isfahan City, ikalawa sa pinakamalaking syudad sa buong Iran. Taglay ng pasilidad na ito ang largest nuclear technology center ng kanilang bansa. Isa pa nga sa mga posible diumanong targeting ng Israel ay ang Kondab Nuclear Facility na kilala bilang heavy water research reactor ng Iran. Ang heavy water reactor ay mas madaling gamitin para makapag-produce ng plutonium. Katulad ng uranium, pwedeng gamitin ang plutonium sa paggawa ng atomic bomb. Ayon sa International Atomic Energy Agency, inabisuhan na nga sila ng Iran na magiging online na ang reactor na ito pagpasok ng 2026. Samantala, ang Bushehr Nuclear Site naman ay ang kaisa-isang operating nuclear power plant na matatagpuan naman sa Gulf Coast ng Iran. Matagal nang ine-expand ng bansang ito ang kanilang uranium enrichment program, kaya naman inaasahang mas mapapabilis nga ang inaambisyon nito na makapag-produce ng weapons-grade nuclear bomb. Ayon sa report ng IAEA, nakagawa na ng 60% fissile purity ng enriched uranium ang bansang Iran. Malapit na ito sa 90% na itinuturing na weapons grade. Naging usap-usapan nga noong October 5 ang naganap na 4.5 magnitude na lindol sa Iran. Malapit kasi ang sentro ng lindol na ito sa Semnan na malapit sa mga nuclear sites ng bansa. Posible di umano na nagsagawa ng kauna-unahang nuclear testing ang Iran at ibinaon daw ito sa ilalim ng lupa para masigurong mababa lamang ang magiging radiation exposure. Sa kasagsagan nga ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran, ay mas lalong lumalala ang kaguluhan sa buong gitnang silangan. Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang pag-atake ng Israel sa mga proxy ng Iran, katulad ng Hamas, Hezbollah at Houthi. Kaliwat kanan naman ang ginagawang retaliation at mga pag-atake ng militanteng grupo sa Israel at sinusubukang pabagsakin ang kanilang mga air defense system sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga missile strikes dito. Nandyan din ang kaliwat kanang pag-ambush nila sa mga miyembro ng Israel Defense Forces. Iba-iba ang nagiging tugon ng bawat bansa sa Middle East, subalit majority pa rin sa mga ito ay hinihimok ang magkabilang panig na magkaroon ng tigil putukan at pag-usapan na ang kanilang alitan sa diplomatikong pamamaraan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.